panahon natin ngayon na may mga COVID, kailangan natin makalanghap ng maraming oxygen. Sa ikaw nalulungkot, mag-alaman po kayo. Sa halaman, may pera. May pera! Isang maligayang araw mga kaosam at welcome na naman po kayo sa isa namang kwentuhan. Isang pagbisita na naman sa isang nating kaibigan at kaprobinsya na siya rin po ay isang vlogger at halamanera. So nakikita naman sa background natin ay maraming halaman. At ngayon nagpunta tayo sa kanya na lugar upang ilibot niya tayo o ipakilala sa atin yung kanyang mga halaman. So halika kayo, pasok tayo. Kung ibang mga vlogger ay may mga house tour, tayo ngayon ay garden tour muna tayo ngayon dito sa kanilang lugar. Ayan, makikita nyo naman po yung mga halaman. Marami dito. At tignan natin kung anong nangyayari sa loob. Ayan, parang may ginagawa sila ngayon eh. Parang may shooting yata dito mangyayari. Ito po si ma'am. Ayan, oh. At saka, siyempre kasama natin dito. Yung lagi natin kasama. Andito na naman siya. Si Sir Vincent Christopher Gonzalez. At siyempre, Vincent Christopher Gonzalez. Ano yan? Hinahakra mo yata yun lang. Hindi mo na ba yan? Itatanong mo pa. Magsimula tayo at bibigyan natin yung panahon para kay Ate Lilian para ilipot niya tayo sa kanyang mga halaman. Nag-umpisa ako sa pag-garden, hindi sa mga ganito mga ornamental plants. Nag-umpisa ako last year nung mag-start ng pandemic sa mga gulay, mga pechay, mga kamatis. Tapos nung magkausuhan itong mga halaman, parang nakigaya-gaya na lang ako, gano'n, nakisakay na lang ako sa mga uso na nung bumibili ako. Tapos yung nabili ko, ipopropagate ko, paparamin ko, binebenta ko din. So tara na mga kaibigan, gala tayo. Dito po ay nilagay ko rito yung aking rubber tree dahil very attractant siya sa mga manimili. Pag nakap na may rubber tree, ba maraming tao. Maraming halaman siguro ito. So nandito po, medyo hindi siya maganda ngayon dahil ito ang ating panahon, habagat tas mainit. Ito po yung aking mga bromeliad. So, simple lang po yan. Tapos, andito yung aking mga syngonium. Medyo nalalanta po. Ito po yung aking mga philodendron. Ayan, ito po rin. So, yan na yung aerial sensation. Ito po yung elephant ear. Ito yung black congo. Tapos, ito yung gigantum. Actually, nakakapagpa-propagate na po ako, nakabenta na ako yan. Ito po yung mga tricolor na philodendron na hindi ko pa siya masyadong napapalaki. Binili ko rin lang yan mga philodendron. Ito po, galing na rin ito dito sa aking tanim na ito na propagate ko na po. Pinutol ko yung kanyang trunk tapos ito, hinimay-himay ko may mga bulbs siya. Yun ang tinag ito. So yan, yan yung mga elephant ear. Ito yung baby selum, baby selum tapos baby sanado. Sanado po ito. Parang ano lang, baliti na ubat, parang kikos, so ano yan. Ito po yung aking mga comoplads, marami po ito pero nabenta na rin. Yung cryostar, so hindi siya talaga akma talaga siguro sa aming weather. So weather natin dahil kami, malapit kami sa dagat, hindi gano'n pa gano'n. Ito po mga fortune plant, neon fortune plant siya. Nalalanta. Ito naman yung mga tea plant. Actually, doon sa likod, marami akong tea plant. No? Pero bago po nag-pandemic, ang marami akong halaman, yung ganito, yung mga photos. Ayan, mga photos. Dito po, marami akong photos. Mayroon po akong mga marble photos. Pero doon po sa harapan namin, mayroon kami giant photos. Giant golden photos. So, na lumalaki rin. Maraming nakikilabang yan. At yung mga photos po, mga for sale yan. At ngayon po, nag-umpisa pa lang ako sa mga aglonema. Ayan, may mga konti-konti akong ganyan. May mga nakatubo na rin po. Kasi po yung aking mga aglonema na Doña Carmen. Ako rin po, hindi ko alam ang ID niya. Then po, meron po akong mga, ito yung Burley Marks. Yung kuhaan ko ng mga binibenta ko. Pinaka-mother plant ko yan. So, ayan pa yung aking fortune plant. Philobrasil, Philodendron na Brasil. Ito yung silver satin photos. Meron po ako Monstera Deliciosa. Actually, pagka pala hindi pa siya nag-split. Monstera Juvenile.
tinatawag, pero pagka nag-stiffening dahon, saka siya nagiging Monstera Deliciosa. Noon ang mahal-mahal, ngayon parang binabargain na lang. Ito yung si Monstera, pero nag-start pa rin lang po ako pag ano ng katle, kanateya. Kanateya, bumili po ako ng isang berry lash. Tapos, iniwaniwalay ko at ayan po sila. Ito yung rattlesnake, kanateya. Ito yung makoyana na para din siyang pita. Tapos yung mga nasa ilalim, mga kakapagtatubo pa lang po sa kati sila. Orbifolia, kanateya. Medyo sensitive din sila sa sunlight, kaya yung dyan sila sa lilim. Actually, ito yung moonlight. Meron ako malaking ganyan dati. Tapos na-search ko lang sa YouTube kung paano siya makarami, yung moonlight. Ay di, pinutol ko na ganun. Tapos oo, nagkaroon siya ng mga baby sa tabi. Dumami na sila. Marami na ako nabenta ng ganito. Ito po yung aking mother plant, mother tree na Persian shield. Siya si Persian shield. Tapos, ito po sir, mga binili ko na lang ito sila kay Ma'am Hao sa Wenceslao. Yung bambino na Fidel Light, Fidel Tree. Ito yung, ito yung Black Velvet. Ayan, yung mga rosal po ito. Kasi mahilig ako sa mga namumulaklak tsaka mga mababao. Actually, si Endless Summer yun ang suti. So, ito napahalo lang dito yung philodendron na aking Royal Empress. Nakakaganda po para siyang umpire. Ito pong mga orchids na ito, matagal na yan, mga native na yan, yan talagang walang yan, rakupas yan, dami ko na sila mga halaman. At ito po, isa po ito sa paborito po, yung Monstera Adansoni, na marami ko na rin. Ayan. Kasi na-amaze ako sa kanyang butas-butas ng mga dahon. Ayan po. Tapos may collection din ako dito ng rubber tree, yung burgundy, may ineki, may ruby. Kasi ito yung latest na work na rubber tree, yung compact brush. Nakakaaliw kasi hindi, akala ko noon napaka-sensitive ng rubber tree, pero hindi pala. Gustong-gusto niya na sa init ng araw at yung tubig ulan. Ayan. Yung mga rubber tree. Kaunti na lang siya kasi nabenta na ito. Sa mga photos po, yung mga marble photos po, iniiba-iba ko kasi ang mga ano, meron siyang nakapat lang, tapos meron din siyang nakahangin. So, itong binibenta ko rin siya na for sale din talaga siya. Nanay ko siya rito dahil ayaw din niya na masyado. Pero doon, exposed lang siya sa araw pagka yung afternoon sun. Dito po yung mga antorium nasa sulok. Kakatapos ko lang mag-cut ng aking elephant ear. Ayan po yung kanyang bulb. Susutang yan. Yung ganito po, yung pinato, tibatib o dragon's tail, ang dami po namin yung makikita niyo. Ay, mga po. Akala ko nun yan yung monster. Nakakaano to. Tapos yung mga, hindi ko po siya kung yung local Monstera Adansoni, nakuha na namin ito sa guba. Yan, nakatuwa rin yung pagkakansip ng hanging plants. Pwede siya sa mga bantahakan ng mga napanahon ko. True and true na sikat ang araw. Nagbubulaklak yan, maganda. Pagka po yan po ay puno-puno na bulaklak. Maganda yan. Hindi ko alam ang pangalan. So, may si Chiril ako yan. Tapos dito ang aking worker. Andito yung lupa. Nag-mimix ako dito ng lupa. Bumibili ako ng cow manure, ng coco peat, tsaka ng rice hull. Carbonated rice, hal, pinag-mimix ko yan. Mas konti lang yung, ang ratio ko po kasi, mas less yung garden soil kaysa doon sa mga cow manure. So, ayan, may mga takabakong, ayan. May mga timba. Mas maganda kasi, mas malaki yung tapan mo para yung kanyang roots ay mas magaan sa mga ito po ako nagagawa. Ayan, dito yung aking mga ganda. Hindi pwede siya sa mga sikat ng araw. Meron ako dito yung chitonia. Forever Rich. Forever Rich, sinagin ko na rin po. So, yan. Kasi ito yung ano, parang ko nalimutan ko. Sa atin dito sa Baler, Manaog, Kairog. Hindi ko alam kung gano'n. Iba-ibang ano po rin yan. Iba-ibang siya, variety. Ayan siya.
Ito, napulot ko lang ito, sir, sa gilid ng aming pader at nung ilagay ko sa ganyan, ayan, nagumanda, napakaganda naman pala nito. Ano rin pala siya, family din siya ng begonia. Nagbubulaklak siya, tapos yung bulaklak niya, nag-ano siya ng usok. Pagbubulaklak siya mataas nito, nag-ano siya ng, din siya ng usok, ng smoke. Ito yung sinasabi nilang hybrid hypostes. Galing bagyo yan, sir, kaya bawal mainitan. Nandito yung kanyang white, saka yung pink hypostes. Yan na nga, nakita niya mga ka-awesome, ang napakagandang mga halaman ni Tita Lilian. Nakita niya yung mga halaman niya na talagang inalagaan niya at kinultivate niya. At nakita niya naman, napakaganda talaga mga ka-awesome. Very awesome! At doon na po sa Tita Lilian. Bakit po naisip niyo mag-hala halaman? Ayun nga sir, bukod sa pandagdag na rin sa income, nakakatanggal naman ng stress talaga yung paghahalaman. Stress reliever. Oo, dahil yung mga halaman, makita mo talaga yan sila, yung mga nagre-release ng oxygen. Oh, yun pa. At sa panahon natin ngayon na may mga COVID, kailangan natin makalanghap ng maraming oxygen. Yes. Ayun, tsaka maganda talaga sa mga ano, yung stress. Pagka ikaw nalulungkot, maghalaman po kayo, gaganda po ang inyong pakiramdam. Yung mga nalulungkot dyan, huwag na kayong malungkot, mag-alaga kami ng halaman. Mawawala ang stress ninyo. Magkakaroon pa kayo ng sariwang hangin. At syempre, yung pinaproblema ng karamihan, Ate Lilian, yung gano'n, no? Yung income. Ibig sabihin mo pala, sa halaman, may pera. May pera! Wow naman! Ayan, so maraming salamat po, Ate Lilian, sa pagtuturo nyo sa amin dito. At napakaganda. At kung gusto nyo bumisita dito, pwedeng-pwede kayong pumunta. At bisitahin nyo rin po yung YouTube channel, Ate Lilian. Lilian Sindak Aquino po sa ating YouTube channel. Lilian Sindak Aquino, ang kanyang YouTube channel. Makikita nyo po doon yung kanyang pag-vlog ng mga halaman niya. So, yung mga mahilig po sa halaman, puntahan po niyo siya doon, mapapanood niyo doon lahat. At syempre, pwede kayo bumili. Kaya po, na-inspired din ako mag-vlog. Binibisita ko yung mga iba-ibang garden dito sa ating probinsya. Yes. So, maraming testimonial na nung binisita ko yung kanilang mga garden, lumaki yung kanilang benta. Ayun. Ayun, kaya meron mga gusto magpa-part 2. Part 2 tayo, Ate Lilian, kasi dumami yung aming buyer. Wow! So, baka magpa-part rin tayo dito, mga kawasam. At baka dumami pa yung mga halaman natin, Lilian. Yes. At syempre, malapit na siyang makaabot sa 1,000 subscriber. Yes. Kaya ano pang inihintay niyo, mga kawasam? Bisita tayo na. Subscribe po. Punuin na natin. Pag-graduatein na natin sa Ate Lilian para matapos na yung 1,000 subscriber niya. Yes. Maraming salamat mga ka-awesam sa panahon ng pandemya. Laging tandaan natin na meron tayong pag-asa. At yes, huwag tayong sumuko. Patuloy na lumaban. May paraan. May mga bagay na ginagawa tayo ngayon panahon ng pandemic na pwede nating pagkaabalahan at syempre, paglibangan at pagkakitaan. So maraming salamat. Hanggang dito na lang ang video na to. Hanggang sa susunod nating pagkikita. Hanggang sa susunod nating bibisitahing lugar at bibisitahing mga sikat na taga Aurora. God bless everyone. Have an awesome day. Bye-bye! Bye-bye.